Hi guys, yeah, sorry, gulo na pala na buhok ko. Alright, yes, hello guys, yes, kamusta po ulit kayo? This is Coach Johnson Chua, so medyo antay lang po natin ng sandali para makapasok po yung mga ilang mga viewers, if ever. Okay, at medyo i-fix ko lang po na maayos ang aking setup, no? So let me know lang po kung naririnig yun po yung boses ko, no? Hello. Yeah. All right. Okay. So, yeah guys, yeah, so sa mga nakapasok na po ngayon, please let me know po, okay po ba yung voice ko, okay ba yung sounds ko, or medyo mahina? Okay. Yeah, so guys, sa mga nakapasok na po ngayon, am I okay? Okay ba yung sounds? Okay na po, may boses ka na, coach. Pero okay naman yung sounds, hindi naman siya mahina. Kasi parang mahina yung catch yata sa akin eh. Try ko lang po ah. Sorry guys. Hello. Yan, ba ako mas better po. Hello. Yan. Hello. Hello guys. Yeah, for those who can hear me, please give me a thumbs up. Tignan po natin kung mas okay na po yung voice. Hello guys. Yeah, for those who can hear me, please give me a thumbs up. Tignan po natin kung mas okay na po yung voice. All right. Woo. Thank you. Okay, thank you. All right. So, yan. Okay. So, sorry guys, last week wala po ako. I'm trying to do the FB live sana, no? Kasi sabi ko, pinangako ko nung last 2 weeks ago that I will do my Hello July para last week, no? Friday. But the problem is medyo not so feeling well. Medyo hindi ako
parang hindi ako makapagsalita maayos. Medyo sinusumpong yung sinus ko. Yun, kaya sabi ko, nako, medyo mahirap pag magsasalita ako for 1 hour, tapos medyo sisingot-singot ako. Like that, no? Yun, no? Kaya, yun lang naman, no? Kaya, sorry guys, no? Eh, pero sabi ko nga, hanap ako nga kayo ng kahit na weekdays para at least may record ko man lang yung July. Kaso, wala, medyo hindi ako makahanap ng tamang orasan talaga. Oo, and then, kanina nga lang, kakatapos lang din ng isang interview ko. So, thank you din to one of our client, na which is also invited me to the sa YouTube nila, sa ano YouTube program nila, Feng Shui Magic, like that, no. So thank you, medyo it's a different experience kasi masarap din yung ganung experience, eh, di ba? Parang dito sa FB Live, kapag kakausap ko kayo guys, at syempre pag nanonood kayo dito sa sa channel ko, like sa FB Live ko or sa YouTube ko, kumbaga ba nasa isang channel tayo, di ba? Lahat tayo nasa Feng Shui Enthusiast channel. Ganun siya. So, napakaganda kasi it's like a radio talk siya. Tapos, ang pinag-uusapan, everything is about Chinese metaphysics, feng shui. Kaninang kwentuhan namin, patsu, yung mga ganun. No? I'm not sure kung napanood niyo po kanina. Kung hindi po, pwede niyo pong panoorin yun sa YouTube po nila. Ma-check niyo po yung Feng Shui Magic. I think big media something yata eh. Like that, no? So, you can double check. Okay? So, yun naman po siya, no? Although, for tonight po, yan, sabi ko nga po, syempre, medyo nangako nga po ko na para ibigay sa inyo yung reading ko, no? Para sa itong July. Okay? Hello, July. Yun, para at least, although, medyo lumipas na po mga ilang araw. Nag-start po yung mga araw, mga July 6, July 7. Then, ngayon po, medyo nakalipas na mga ilang araw. Tapos, then, magpapahapyaw na rin ako konti sa Ghost Month para at least mga dapat lang nating bantayan or tandaan, okay, bago pumasok ang Ghost Month. Pero, ano lang po, no? Paalala lang po, ang Ghost Month po mag-i-start ng August. Most likely, yan ang po ang alam natin lahat. Pero, hindi po siya magsisimula ng August 1, ha? Marami po nagkakamali. Akala po nila August 1 po magsisimula ng Ghost Month. Hindi po. Medyo delay po this year. Around August 16 pa po magsisimula ang Ghost Month. August 16, magsisimula. Tapos, then around September 14, tsaka po matatapos yung Ghost Month. Okay? Kaya be sure po na medyo iwasan lang po natin mga ano, yung mga tag dito, yung mga any mga major renovations or something, yun, no? Dun pagdating po ng Ghost Month side. Okay? Nung Ghost Month time lang naman. Okay? Kaya kung sakali po, if you want to know more about how Ghost Month works or something, please watch on the YouTube. Follow me in my YouTube channel, Coach Johnson Chua. Panoorin niyo po yung dalawang video ko dun. Meron ako isang video yung ano ba ang Ghost Month at ano ba mga dapat gawin sa Ghost Month. Okay? So, basically, hindi ko na po kasi uulit-ulitin yung video na yun. Yung purpose ko, ba't ko ginawa yung video, is para forever na siya nandyan. Every time pag meron kayong gustong maalala, matandaan o makita, panoorin nyo lang po siya. Okay? I-share ko rin po yan if ever para at least mapanood nyo po ulit if ever. Pero ang gagawin po natin sa FB Live is more on mag-a-answer questions po ako. Kung sakali po may mga questions kayo na may tanong kayo tungkol sa Ghost Month. Okay? Yan. Pero ngayon po, yes, kung may question kayo, pwede naman po. Pero ano lang tayo? Kumbaga ba, ano lang, pre-questions in short. Dahil mula pa naman eh, matagal pa naman, no? August, ano pa naman, August 16 pa po magsisimula. Ay, tama, August 16 pa magsisimula. Kaya okay lang naman po, no? Mahaba pa yung oras ng preparation natin. Pero be sure lang na kung meron kayong mga dapat simulan, simulan nyo na before para hindi po kayo matatenga ng 1 month kung sakaling hindi nyo po siya nagawa. Okay? Yan, alright. So, tonight po, before lang po pala tayo mag-start, no, medyo batiin ko lang po muna kayo. Bago ko po yan, sir, mga questions, don't worry. Mamaya po, sasagutin natin isa-isa. Pero batiin ko lang po muna yung inyong pag-dalaw po dito sa ating channel po, no? Teka, Catherine Rosario, hello, good evening. Yan, and also to all the GYF fam. Yan, binabati po kayo ng ating sis na si Catherine Rosario. Sis talaga, eh, no? Yun, no? Nakikibro and sis na po ako. Because in our GYF, kami para kaming family like that, no? Yun. So thank you guys. Yan. Okay, and then Paolo Anapi, hello po, good evening. Yes, thank you my bosses na po ako. All right. Then also Cheryl Sanding, hello po, good evening. Nikki Feder, hello po, good evening. And also binabati po niya lahat po ng mga nag-review po ngayon tonight. Okay, don't forget to share po, ah, kung sakali po kayo po yung nasa Facebook, just share niyo lang po siya. And don't forget to like our page also, no? Thank you po. Sa kasi sa pag nagla-like po kayo doon sa page, nakatulong din po siya para mas more ma-promote yung page. Oh. And also pala, thank you po sa lahat po naman nagsasend din ng stars. Alam niyo po, una talaga hindi ko po alam how stars works talaga. Then, nakatawa po, yung original mga tindera ko po yung nagturo sa akin. So, it's also a help din pala.
kung sakali po nagustuhan niyo po yung mga ano natin, yung ating program or something, or even dito sa page natin, sa mga content din natin, yun, by sending stars pala, you can support us also like that, no? So thank you sa mga nagsisend ng stars. Okay, Carol Cruz Sereno, hello, good evening. Yan, DJ P Yannick, hello po, good evening din po. And tips for the ghost month. Yes, mag although hindi ito tonight yung talagang pure tips natin para for the ghost month, pero although kung may mga questions kayo, magpipre answers na ako if ever, no? Pero magagawa po tayo ng isang FB live focusedly para for the ghost month lang. Pero sana po before gawin natin yung ghost month na FB live is mapanood niyo po muna yung video. Kasi most of your mga questions po, chances masasagot na po ng video namin. Okay, so panoorin niyo lang po yun. Hanapin niyo lang po yung sa Coach Johnson Chua sa channel ko sa YouTube. Tapos hanapin niyo lang po yung ano ba ang ghost month at ano ba ang mga dapat gawin sa panahon ng ghost month. Okay? Yun. So yun po yun. Yung ano ba siya para for awareness, then ano yung mga dapat gawin, yung rituals. Pero naka-prepare na rin po yung ating mga ano, yung charms, baka by next week po ipopost ko na po yung mga ghost month charms. Pero yung offering, available na rin po siya sa ating Shopee, if ever kung kayo po yung mag-order. Okay? Yan. Yeah. Hi, hello, Ate Marlene. Hello, good evening. Grace Ocampo, hello, good evening din po. Lorelei Delphine, hello po, good evening. Yes, at least mas okay na po yung sound sa atin. Nice. Okay, so good evening din po. May message po ko, Elsar Ali. Okay, sige po, double check po siya. Sa akin yun po ba direct message or sa page po, no? Kung sa page po, pa-double check po kay wifey. Okay, then Paolo Anapi, hello po, good evening. And then Iris Guzon. Hi Coach, rabbit po ako. Ayun po, iisa-isahin po natin ang inyong mga animal sign. Don't worry po. Sa lahat po ng mga nagtatanong, i-prepare nyo na po ang inyong mga zodiac sign, mga Chinese zodiac sign. So rat, ox, tiger, rabbit, iisa-isahin po natin sila. Ano ba meron sa panahon ng ghost month? Okay? Ay, panahon ng ghost month. Panahon ng July. Okay? Kaya yun po yung topic natin tonight. Hello July. Okay? And then Jill Bombarda, hello po, good evening. Carol Cruz, yan, mas malakas na po now. Yes, thank you. Inaba ko po, baka mas more better pala yung ganito kaysa sa direct, no? Al Gems, hello po, good evening. Lo Takamoto, hello po, good evening din po. Yan, one of our GYF member also. Hilaria Cabantok, hello po, good evening. Grace Ocampo, Coach, ask ko lang po, ano bang buwan ang pwedeng lumipat ng bahay? Anytime naman po pwede kayong lumipat, or kung may plano kayong magpatayo, anytime naman po pwede. Alam niyo po, most likely when I double check yung mga date selection, hindi ako masyado into the month. Bakit? Kasi minsan, pwede mo naman po siya ipasok sa scheduling nyo eh. Diba? Kunyari, halimbawa, gusto ko June, maganda kasi sorte ang June. Pero alam naman natin, pag panahon ng June, medyo malapit ng tag-ulan. Diba? So in short, we can still adjust on the months na gusto natin, except ghost month. Yun lang yung pa talagang bawal, wag lang yung ghost month. Diba? Pero any month can do. Ano ang importante? Lucky day. Yun po yung importante. Kasi anong araw maganda para mag-start ng groundbreaking? Yan, ganyan po. Pag wala po kayong ganun, then you can also ask me. Pwede kayo mag-ask po sa aming date selection service. Pwede po namin kayo i-guide for groundbreaking date selection service. Plus, tuturo po namin sa inyo step per step kung paano po gawin yung groundbreaking if ever. Okay? Although next time po kung makapagkaroon din ako ng time, siguro gawa rin ako ng video na ano ba yung mga simple steps to do the groundbreaking, no? Yun. Pero so far naman kung nagpa-check kayo ng date selection, sinasama ko na po yun as an advice. Okay? Yan. Coach, okay lang po ba na ilagay sa bedroom ang mga crystal stone tree? Crystal stone tree, okay lang. Okay? Okay lang po yung crystal stone tree. Wag lang po yung mga money tree na talagang puro pera. Ganon siya. Pero crystal stone kasi na tree, hindi naman siya represent ng money tree lang eh. Nagre-represent kasi siya na parang ano, magnifying the energy. So that's okay lang. Baka kayo po yata yung nagpabili po kanina. Kanina umaga po meron po pumunta sa amin, bumili po ng amethyst na money tree. Pinapahanap daw kasi sa kanya amethyst. Yun. I'm not sure kung kayo po yun. Let me know po kung kayo po. Coach, ask ko lang po, ano po bang... Ay, yan, nasagot ko na. Good evening, Coach. Ano po bang pwedeng ilagay na feng shui wallpaper sa phone? For me, basically, depende kasi kung mga astrological sign. Minsan din, depende natin sa animal sign mo. Although, kung sa phone, meron po tayong mga lumabas na ano ah. Yung mga lucky cards. Yung mga parang nilalagay po sa likod ng phone. Yan, no? Kung sa mga nakakuha po ng set touch, meron po available yan. Tsaka sa mga wallet charm set. Or you can also just order the wallet charm or yung wallet card. Ito po yung sample nun. Open ko po siya. Oo. Nasa ano lang po yun? Nasa 200 pesos lang po siya isa.
Tapos pwede ka na mamili kung anong klase yung gusto mo. You know, may Thai soy ako dyan, tsaka may medicine Buddha. Kasi Thai soy ako this year, so I need the protection sa conflict. Then I have the medicine Buddha para sa health ko parate. May iba naman yung kinukuha yung mga for success, protection. Yun, maraming klase po yung mga ganyang card. Pwede po yan. Although kung mga wallpaper design naman, for me ha, hindi naman kailangan totally feng shui activation. Maybe just download the best picture that always inspire you every day. Okay? Like most of us, ako, lagi pag sa wallpaper ko, pag open pa lang, family ko kagad. Kasi yun yung parang part ng inspiration ko why I do this, why I work, why I always need to maintain positive energy. That's also to become more positive and a good sample for my family. Like that, no? Yun. Kaya nga minsan pag nagtataka yung mga anak ko, sabi, ba't ka ba nag-FB Live parate? Ano ba ginagawa mo sa FB Live? Although hindi pa nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng feng shui. Hindi pa nila naintindihan kung ano ba yun. So sabi ko, hindi, napapasaya lang ako ng tao. I just entertain, nagpapasaya ako. So I hope na nagiging masaya po kayo pag nandito kayo sa channel natin. Okay, yun lang naman. Oo, kaya medyo nakatuwa lang. Kaya pag nakikita mo yung mga bata, gusto ko kasi maranasan nila yung ganitong klase ng, it's a form of a work, but it's a form of a enjoyment, di ba? Very entertaining, very enjoying, ganun siya. And it's a, like, not only for enjoying, but we also learn, di ba? Yun po siya. Yun lang yung medyo maganda lang po. Ami Kasambra, hello po, good evening. Mernel Panganiban, hello po, good evening din po. Love Bungay. Yan, thank you. Ay, thank you Elsar Ali for the star send. Thank you. Yan, oo, thank you po. Thank you also Ate Baby Las Marias. Thank you. Yan, sa mga ating nag-star send po. Thank you. Lisa Betinol, hello po, good evening. Carol Sereno, good evening din po. Yan, Ami Villamor. And then Beth Eval, thank you rin po. Good evening. Yan, Al James, Russell Soriano. Yan, Ludwig Varon. Ano to? Santos Mindo de Varona LPT. Okay? Sorry, ang haba pala. No. Juana Marie Ruaya. Hello po, good evening din po. Maulan na gabi. O nga po, medyo biglang nag-uulan na naman. Maulan na po talaga ngayon. Itong mga tuloy-tuloy na to. Yun. Kaya nga, kung napanood niyo po doon sa episode ko tungkol sa Ghost Month, sinasabi nila, di ba Ghost Month, yun po yung medyo bad luck na buwan. Yun daw yung maraming disaster, calamities or something. For me kasi, in a sense, if you're gonna stick to the fantasy or into the magical world ng explanation, medyo related siya sa ganun. Pero in the reality kasi, pag titignan mo, pag panahon talaga ng August, panahon ng pagtag-ulan tsaka habagat yan. Diba? Kaya very prone talaga mga ganun na mga disasters, flood. Kaya most likely, mga ondoy, habagat, mga nangyari yan, ghost man time. Okay? Kaya talagang medyo need to be more careful lang in terms of travels and disasters. Ganun. Kaya nga yung sinasabi nila, medyo iwas sa mga pagta-travel pag ghost man. Kasi hindi naman tayo lagi takot lang sa ghost lang. Talagang very prone to accident ng mga panahon na yan. Kasi kung nga naman, kung maulan, di ba, mga ganun. Kaya be careful lang tayo. Okay? Carol Cruz Sereno, hello po, good evening din po. Then Marnel Panganiban, ayun, nabanggit ko na. So for yung mga zodiac sa inyo, don't worry, just hold it, tapos iisa-isayin po natin yan, no? Mahadira Mo, ay, hello po, and friend po ako ni Kuya Zam, ay, thank you din po, thank you. Yan, oh, Kuya Zam is my brother. Yan, sa Lucky Mall po, yun, kung napadalaw po kayo ron. Marichu Villa, hello po, good evening, watching from Zamboanga. Okay, Marnel Panganiban, yan, and okay, ayun, nabanggit ko na po. Pero, ano, sorry ha, try to avoid lang po yung bump ng bump po inyong mga, so ano, yung same message nyo po. Kasi may tendency po ang bilis ng messages. Baka po lalo siyang mawawala po, no? Yan, so one time yun lang po ilagay, don't worry po, to try ko naman po answerin lahat. Worst case, pag hindi ko po na-answer, that's the time nyo po siyang i-rebump. Okay? Yan, pero kapag binump nyo kasi ng binump, mauubos po lahat yung, ano, aakit ng aakit po yung mga messages. Baka hindi ko na po siya totally mabasa. Okay? Hindi ba maganda ang oblong na dining? No, hindi po totoo yun. Loren Maclang? Yeah, so wala naman po yan sa part ng shape. No? Oblong, bilog, tsaka square or rectangle, that's the best. Wag lang sobrang irregular. Wag lang yung parang pentagon type. Yung mga ganun na shape. No? Pero any naman, sa dining table, pwede po. I hope napanood nyo po yung ating yung sa ating YouTube, no? Yung pinost ko lang po, yung all about the bedroom and all about the kitchen. No? Yun, at least marami pong eye-opener doon. Yan, so mapanood niyo po sana yun, no? Nandoon na po yun. Okay, yan, sa mga property, sige po, iano natin yan July, ha? Pang property, pwede. Yan, mga animal zodiac sign, yes, i-read ko po kayo, don't worry po.
Okay, ko binabati ko lang po yung mga iba pero mamaya po mag-start na po tayo para for the session of the July. Kung ipaprepare po ang bracelet, pwede po bang ipaback sa store niya po? Yes, pwede po. Yes, pwede po. Sharon, Sharon, thank you for the star send. Thank you. Pwede po. Pwede niyo pong ipalala-move or ipag-grab yung inyong charms para ipabuo po sa amin. Pero marami po nagtataka, sabi nila, may bayad ba ang pagbuo ng bracelet? Okay, wala pong bayad yung pag-energize. Basta sa amin nyo po nakuha yung charms. Pero yung nga lang po, yung labor po ng pagbuo po ng bracelet, 50 pesos po siya per bracelet. Meron po talaga siyang payment. Okay? May iba kasing tataka sila, dapat wala raw payment. Meron po talaga, kasi yung garter po, kailangan po natin bilihin yun. Tapos yung labor din po ng tao natin, if ever. Okay? So, yun po. Kaya, meron po siyang 50 pesos per bracelet pagka nagpapabuo po tayo. Pero, yung pag-energize, wala pong payment yun. Basta sa amin po galing yung charm. Okay? Ano po bang lucky day para to get married? Uy, lovey bungay, kailangan nyo po magpa-date selection dyan. Kasi, mahabang computation po ang date selection. Okay? Kailangan po yan pati yung both na ikakasal plus both parents. Tapos, ano yung mga lucky stars in every day. Kukompute po natin isa-isa yan, if ever. Okay? Yan. Horse, lucky ba this year? Yes, yes. G. Rasay, no? If it's your first time here, the answer is yes, no? Kasi kung napaparoon din po sa mga dating previous mga FB Live po natin, especially for the forecast of the year, horse po is one of the top 3 animal sign. Okay? Gusto niyo po, kung shortcut, panoorin niyo po yung sa amin ni, kay Kim Chu, yun. Meron po kaming vlog tungkol sa the year. Kinanto po namin yun. Kaya nga si Kim, medyo natutuwa kasi siya po yung year of the horse. Okay? Ala, hindi ko po na po yata na banggit lahat, no? Rosanna Ravancho, hello po, good evening. Yan, oo. Anjtan, hello po, good evening. Yan, Malumalu, good evening. Yan, and then, sa mga magpapari, don't worry po. Sharon Sharon, Baby Gonzales, Grace Ocampo, yan. How to avail po ganyan, coach. Pwede nyo po, message kami dito sa FB Live, then we can guide you. Okay, or you can also order, kung ano man yung charm na meron ka na gusto mo na, you can also order it in our Instagram or sa Shopee. Pwede rin po. Jane Faustino, hello po, good evening. Helpful talaga ang book mo. Bawat day, lagi ko tinitignan ang good and bad. Thank you, Jane. Yan, oo, no? So, yun po. At, buti nga po, nakaabot pa kayo doon sa book guide at saka book calendar. Naku, wala na po talaga tayong stock ng book calendar. Nagkakaubusan po. Nagkaubusan na pala, last month pa. Yun. Good evening, coach. Ano pong pwedeng gawin sa tapat ng door? Tapat-tapat, you can just put bulu. Mabilis ang po protection na yan. Yung mga door na magkakatapat, mabilis ang cure. Okay? Ayan. And then, I think, sige po. No, sorry. Baka hindi ko na po kayo mabati lahat kasi the time is running. So, sige po. Before ko po kayong batiin na lang or ma-answer po yung mga iba. Teka lang po. Sige. Test. Ayan. Hi, Rona! Hello, good evening! Rona Okazaki. Hello po. Ayan. Kung gusto niyo po, i-follow niyo po siya. Ano yan? Marami po siya mga like different like nagla-live selling po siya ng mga different kinds of like mga accessory bags and mga watches like that. And thank you sa pagbati mo kanina sa live mo, ha. Kasi nung nakita ko, napadaan ako doon sa page mo. Sakto yung nila-live mo yung mga tungkol sa mga relo. Ganun. And we're planning kasi ni wifey baka magtingin-tingin kami ng mga relo. Ayan, oh, kasi mga legit 'yan, yung mga sa kanya sa mga from Japan. Yan yung mga kung gusto yung mga Rolex, mga Omega, Tag Heuer, mga ganun klase, no? Or mga bags like LV, yung mga ganun Gucci or Hermes, mga ganun. So, may mga ganun kasi na mga bags kasi minsan sa Japan. Yun, pwede niyong punting dan sa kanya doon pag nagla-live siya. Tsaka yung mga ibang jewelry. Yan, sobrang okay. Sobrang okay po. Yan, mag-aantay niyo po, Ate Rona. Magbe-message din ako sa inyo. Inaano ko lang si wifey ko. Baka si wifey ko yung magtitingin talaga nung sarilo. Hello po, shout out po from Davao del Sur, from Jean Espinosa Araneta. Hello po, good evening. Yan, Anita Cabasal. Good evening din po. Yan, Jackie Loria Lim. Hello po, good evening. Yan, goal 1 at unlock na po. Thank you sa international intentional bracelet po, coach, from Cathy Perido. Okay, thank you po. 1 goal unlock na. Okay, thank you sa intentional bracelet. Thank you also. Ate Rose Rose, hello, good evening. Marge Bautista, okay lang po ba ang Year of the Horse? Yan, sige po, check po natin yan. Okay, okay, so I think na almost na ako, sorry, biglang tumatalon po. Medyo tuloy-tuloy po yung mga messages natin. Okay, don't worry po, sige, mag-start from now here na po, okay?
Yun na rin po natin siya, no? Josie's height. Okay, so ngayon po, no, start na po natin para at least medyo babaka, mamaya kapusin po tayo sa oras eh. Okay, yan, oo. Napapa-shoutout lang po, Rose Rivera from Japan. Hello po, good evening. Okay, alright, so let's start, no? Let's start po natin ang ating session for tonight. Okay, para at least hindi po masayang yung time po natin. So ngayon pong gabi, pag-uusapan po natin is Hello July 2023. So pag-uusapan ba natin ano ba meron sa July? Ano ba ang energy na pwede nating i-expect, anong mga dapat natin ingatan, anong mga direction ang swerte, anong mga direction dapat iwasan, sino mga animal sign ang mga medyo makikinabang sa panahon ng July, okay? Ng itong buwan ng July sa panahon ng Year of the Water Rabbit. Okay? So basically number one, general lang muna natin, no? Ano ba meron sa power ng July? July kasi is under the sheep month, okay? Okay, when we talk about sheep month, kasi every month po merong certain animal sign na nag-govern, okay? At sakto po itong July po, si sheep po yung mangingibabaw sa panahon na to. Okay? Although iba pa yun sa animal sign ng Year of the Sheep, ha? Kumbaga ba, we're talking about the month itself lang with the year, okay? So the rabbit energy and the sheep month, okay? Magkaibigan po yan, dalawang yan. Okay? So kung kaibigan niya ng taon ang buwan, may tendency, may mga peace and harmonious energy na pwede mangyari in terms of network, in terms of connection. Okay, so kung itong buwan na to is one of your targets is more on para to gain more network, more resources, okay? Then or join the team, join a certain organization, okay, to mingle with different people. So ibig sabihin itong buwan na ito pwede makatulong sa iyo. Okay? Yun siya. Kaya nga medyo one good, medyo isa sa event na inaabangan ko is yung tomorrow na event namin. Kaya tomorrow baka wala po ako kasi meron ako attend ang isang event. It's like parang mga business people. Ganun siya. So parang meet and greet lang. Pero mga business people sila. So at least we gain some network and connections. And then, di ba, minsan kasi kahit sabi mong, oh, meron akong restaurant, wala naman akong construction, pero naghahanap ako ng construction supply, parang ganun. So, or construction na mga establishment, na mga negosyo na pwede makatulong sa akin. Yun. So, in short, this is more about to enhance network and connections. Okay? Para kapag more network ka, more connection ka, more choices that you can have. And then also, kung nasa sales ka, pwede mo i-convert yun into referral system. Diba? Kaya medyo maganda yung month ng July to gain more opportunity from network and connection. Don't find the opportunity by yourself. Okay? Kung napapansin mo for this month especially, itatrabaho mo lahat ng opportunity by yourself, mapapansin mo lahat magiging mabagal. Okay? Magiging mabagal siya. Pero kapag inahanap mo yung opportunity with other people, with partners, with friends, with your family, kahit na alam mo yung may kausap ka lang, nagkukwentuhan lang kayo, na-share mo lang yung idea mo. Alam mo yung out of nowhere, nag-Starbucks lang kayo, sinare mo lang yung idea mo, tapos itong taong kausap mo or naging ano mo dun, ang dami niyang share din sa'yo ng mga different information. Diba? Baka magulat ka na parang, ay, ikaw lang pala yung sagot. Kape lang pala. At tagal-tagal kong hinahanap, kape lang pala, sa Starbucks lang, ikaw pala sumagot ng answers ko. Nag-gets mo yung point? It's the network and connection. That's why most of the mga successful people, meron silang lagi sinasabi, your network is your net worth. Diba? Because your network, ay sa yung network mo, sila yung pwede rin magdala ng different opportunity papunta sa iyo. Okay? Kaya yun ang tandaan mo, in the month of July, sharing is also a blessing, sharing is also receiving. Okay? Yan yung tinuturo namin sa GYF family. Okay? By sharing certain story, sharing your ideas, hindi mo akalain na kumukuha ka na pala ng fish out ka na pala ng informations. Okay? Dami nang pumasok sa yung mga ideas. Ganun siya. So, yun. Yan, kaya pwede nyo pong samantalin yung energy ng July with that kind of energy. Okay? And tandaan nyo po, emotions also very important. Okay? Kasi in the month of July, the number 3 star will fly into the center. Okay? So, in terms of the flying star, the number 3 star will fly on the center. Ito tong number 3 star, alam natin this is called argumentative star or quarrelsome star. Okay? So, medyo pinapaikli niya yung pasensya mo. Okay? So, pag medyo maikli yung pasensya mo, dalawa lang nangyayari sa tao. Either we become too impulsive, kaya bigla nating kahagatin, bigla tayong tatalon sa desisyon, or too impulsively na, bigla kang aatras naman. Bigla mong, ay sige, wag na nga, ayoko na, kasi uminit na ulo ko. Yun.
Kasi yung problema ng number 3 star, nakaka-cause siya ng init ng ulo, nakaka-cause siya ng unstable emotions, tapos minsan, nag-a-attract din siya ng conflict. Kaya kung sinabi natin, oh, eh di ba coach, sabi mo, July, dapat peace and harmonious. Yes, in a way, peace and harmonious siya for the year. Okay, and then there's a lot of network and connections. But you know, sometimes, it can also denotes mga conflict, no? Tulad ng mga like yung pwedeng, syempre, di ba, more people to mingle, minsan, mas more people to compare. And then, minsan na doon papasok yung mga like yung comparing, mga conflict like mga siraan, or mga ganong klase. Kaya we need to also to be more careful. Okay? Although ayoko sayangin yung network and network, kasi kaya hindi ako magkukulong sa kwarto, lalabas pa rin ako, but I need to equip myself, to protect myself, na hindi ako dapat maapektuhan ng ganong klaseng emotions. Okay? Because I have a goal. Diba? Kumbaga ba kung may target goal ka at sumaba ka sa isang race, dapat handa ka rin sa mga negative or disadvantages or something, mga pwedeng mag-pull down sa'yo. Dapat nakaprepare ka. Dapat nakahanda ka. Dapat huwag ka magpapadala dun. Kasi kung nagpadala ka dun at nag-give up ka, then that means your determination is not strong enough or your belief in the your target goal is also not strong enough. Okay? Kaya kailangan palakasin natin yung self natin. Kaya nga po kung nakita niyo po yung sa pinost ko na po sa poster sa ating FB live, ay sa ating FB page, pinost ko na po doon yung Hello July, no? I think kailan ko ba pinost to? Oh, 4 days ago, yan. No? May pinost na po ko yung tungkol dito sa pang-cure, no? Meron akong nilagay dyan yung Amitabha plaque tsaka yung Red Taragaw. Okay? So that too kasi can help us para to counter the negative energy. Okay? So ito po siya, sorry. Yan, ilipat ko lang po dito. Yan, so number 3 star is yung po yung sinulat ko, no? Number 3 star is well known as a quarrelsome star or argumentative star. Although its nature element is wood, it also helps us to bring good network, okay? Para help us to push us to our target goal, which is yung sinabi ko kanina, okay? Yung nga lang, this star can be aggressive, okay? And balance, balance is the key, okay? If we have balance, if we have harmony, okay, then kaya natin kontrolin yung aggressive to become productive. Pero pag hindi mo na-control yung balance energy at naging negative yung balance, aggressive can become in terms of conflict, war freak energy, or conflict in terms of like maraming nakakaaway. Okay? Kaya we need to be more careful. Kaya nga sabi natin, no, without the balance of emotion, we might become too aggressive or impulsive and prone to have conflicts in our plan. Okay? Yan, conflict with people, pwede pang ayusin. Pero kapag conflict na sa plano natin, mahirap na. Distraction na yon. Anger is one need to be controlled, okay? It trigger negative emotion and affect decision and our action. Kaya control your emotion. Kaya yung pinalagay ko doon is Amitabha plaque. Because Amitabha is the enlightenment, okay? If you're enlightened, you will know what is right, what is wrong. You will enhance good balance, good energy, and also good wisdom. It also helps us regaining calmness and remove conflict. Okay? Nakatulong din siya for good decision making, handling a better emotion, and also enhance good health. Yan ang trabaho ni Amitabha. Okay? And then meron din ako nilagay dyan yung Red Taragaw. Yun naman is para bang ang purpose naman niya is more on to help us, okay, to remove conflict from negative people like quarrel and misunderstanding. So ito partly kumyari medyo may pinagdadaanan ka ng mga conflict problems. You can use the Red Taragaw para tumahimik na sila. Tumigil muna sila. Para medyo matanggal yung mga matanggal muna yung mga disharmony, yung mga conflict like that, no? Yun, kasi hindi maganda yung mga ganong klase. Originally, yung tawag namin dyan, yan ang tinatawag namin bad luck. Alam mo, pag ang isang bahay, maraming away, bad luck tawag natin dun. Ang tanong dun, bad luck ba kaya nag-aaway? No! Yung pag-aaway ninyo, magkukos ng bad luck. Okay? Akala natin, minsan may negative energy kaya tayo nag-aaway. Sometimes, ang away is a choice. And nung nag-aaway na tayo, nagki-create pala tayo ng negative energy para sa bahay. Nabubulabog yung mga friendly spirits natin, and then nagkakaroon ng mga negative energy on that part. Okay? Yun. Kaya dapat po, hanggat maaari, we need to constrain ourselves na ilessen natin yung ganong klaseng emotions. Okay? Kaya nga yung Amitabha can help us for calmness. And then si Red Taragaw naman para to defeat whatever negative conflict energy na pwedeng tumira sa atin or lumapit sa atin. Okay? The best month is, this month is best para for sa mga year of the rat, year of the monkey, year of the sheep, and year of the rabbit. So you're one of them, then congratulations for this month. Rat, monkey, sheep, and rabbit. Mamaya po i-explain natin kung bakit. Okay?
best director, don't worry, wala akong sinulat kung sinong bad luck. Oh. Alam mo naman si coach, hindi naniniwala sa bad luck, okay? Bad luck is nasa isip lang ng tao, okay? Or tayo lang po'y gumagawa nun. So, we need to be more focused on the good luck energy, okay? Best direction, northeast, only for manifestation purpose lang. No activation. When you say activation kasi, you will go to that sector and do some activities, okay? Like example, ano ba yung mga other direction? East, north, tsaka southwest. Yan yung mga best direction this year. So, kunyari, ang nagkataon yung east mo, nandoon yung dining mo. O baka malamang, pwede mo gamitin mo na yung dining table mo, doon mo pirmahan yung mga cheque, doon ka mag-transaction, okay? Or yung north mo, nasa balkonahe, doon ka makipag-usap. Or southwest, nandoon yung bedroom mo, pwede ka doon magpahinga. Diba? So, it helps, no? So, in short, may activity ka dapat na gagawin para ma-enhance or makuha mo yung good energy ng best direction. Okay? Pero, si northeast, good direction, but it's not good for activation. So that means, wag nyo siyang i-activate. Pupunta ka lang ng northeast, pwede ka dun magdasal, pwede ka dun magmanifest, pwede ka dun magwish, yun lang. Okay, but no need to activate. Kasi pag tumagal ka sa northeast, swerte man siya this month, pero still nandiyan yung number 7 star. So mamaya, ma-attract mo nga yung swerte, pero mamaya, makain lang din po sa atin yung mga, ano, yung bad luck energy. And bad luck energy ng northeast kasi ngayon, very prone tayo sa mga distraction or focus problem or prone din sa mga manuloko tsaka magdanakaw. So mamaya ang ina-attract mo sales, pero mamaya maloko naman tayo, di ba? So kaya no activation, it's just manifestation lang. Okay? So how to do manifestation? Affirmation. Claiming lang. Okay? Kunyari, gusto mo pumunta ka lang sa northeast, then magbasa ka lang ng isang affirmation paper na gusto mo, di ba? Na parang ganun. Kunyari, I am wealthy, I am healthy. Okay? I'm strong. I done everything that I can, mga ganong klase, no? Tapos, then, leave it to the universe, so be it. Yan, mga ganong klaseng affirmation. You can check naman sa Google or sa Yahoo like that or social media. You can download some affirmation or you can create your own affirmation. Then, you can go to that place and do some wishes, okay? May iba nagtatanong, do I need to do incense habang nagmamanifest? It's up to you if you want, okay? Kasi ang incense naman, hindi naman siya prayer. Ang incense kasi is a tool para to help you to manifest properly and also lahat ng manifestation mo mabilis umakyat sa energy sa universe. Kasi kaya yun ang purpose ng usok eh. Diba? Parang ganun siya. Kaya you can use that. Okay? Now, be careful on west, south, and southeast because these three direction is the most not good in terms of the sa month of July. Okay? West sector, yan, no? Ang west sector mas lalo na. Kaya dapat wala muna mga drilling, banging on the west sector kasi nandiyan yung 5 yellow ngayon. So, medyo tulog siya dyan. Mamaya magising natin siya plus yung 3 killings nandiyan din. Kaya mamaya biglang mag-cause siya ng money loss, backfighters or traitors. Okay? So, we need to be careful on that, no? And then, para sa south sector naman, it's because of the yung robbery star. Kaya be sure yung south sector mo, medyo ingatan mo yung mga pinto, bintana on that part, okay? Medyo careful lang, in a way, no? Security, kailangan lang natin. Okay? 7, 8, 9, 1, 2. Then yung southeast naman, nandoon yung illness star. So, sickness, no? Kaya dapat kung, pag yan po yung kwarto nyo, yan, medyo, kung meron ko ibang kwarto, lipat ka muna, huwag mo muna masyado gamitin yan. Pero, kung yan lang talaga siya, and then be sure you have a wulu protection on that sector or and also protection against sa ano quarrelsome star which is the yung apple trinity apple yun nakakatulong siya so medyo kailangan niya siya bakit kasi ang combination na papasok ngayon sa southeast is the bullfight siya nakaka-cause ng ano intense na away gulo mga ganun klase na minsan nakaka-cause ng health problem paano yan kung mamaya kung meron kang heart problem or kidney problem or liver problem and temper kasi and fear sometimes can cause these kind of problems no fear can cause yung ating kidney tsaka bladder then yung temper naman can cause yung ating liver okay tapos syempre yung pot at galit naman internal nakaka-cause ng heart problem kaya we need to be very careful okay be sure na dapat medyo maging happy moment happy thinking lang tayo for this year, this month, one month lang naman. One month lang. Okay, huwag ka magpapadala sa emotions mo. Okay? Pag talagang di kaya, do sa mantra. Pag worst case talagang di kaya, please, find me.
Okay? We can create a healing bracelet for you or healing charms para ma-calm down natin yung energy mo. Okay? Yan. Alright. So, ngayon, isa-isahin natin yung 12 zodiac sign. Okay? So, sabi natin, kailangan alam nyo po ang inyong 12 zodiac sign. So, rat, ox, tiger, rabbit. Okay? We're talking about the Chinese zodiac. We're not talking about the Sagittarius, Capricorn, yung Western, no? We're practicing feng shui here. So, we're practicing the Chinese astrology. Uy, thank you. I think may mga nagdadagdag po ng stars. Thank you, thank you. thank you po, no? Alright, so... And don't forget to share this video para at least marami po makanood if ever. Although after this session, I will post this video. I will save this and post this in our YouTube. Okay? So mapapanood nyo siya ulit sa YouTube na po. And then sisend ko naman yung link yung YouTube papunta sa ating Facebook account po if ever. Okay? Kasi mas mabilis na po siyang hanapin pag sa Facebook eh. Ay sa YouTube. Pag sa Facebook kasi mahirap na siya hanapin. Diba minsan mahirap maghanap ng mga videos pag sa Facebook. Okay? Alright. So, thank you guys. Yan. Then, isa-isa natin inyong animal zodiac sign. Alright. So, let's start with the year of the rat. So, sabi natin kanina, rat is one of the certain animal sign for this month. And also, rat is one of the animal sign for this year. Kaya sa, I'm hoping sa mga year of the rat, like me, okay, claim na natin to. Okay, paano natin i-claim? Pag nakita ko, nag-heart kayo dyan o nagla-like kayo, kiniklaim nyo na yung good energy. Sige nga, yung mga year of the rat, magpakita nga kayo kung gano'n kayo karami ang year of the rat tonight. Okay? Okay, so iano nyo po ngayon, yung heart nyo or yung inyong likes. Ayan na. Oo, papasok na. Alright, dapat pala makipindot ako rito. Gusto ko rin yan. Alright, bakit kaya sa year of the rat? Okay, because the number 9 star is with the year of the rat. Okay? So, the number 9 star is this year, no? This year yun. And di ba, papasok na ang period 9. So, preparation na siya. Kaya marami ng mga opportunity pumapasok sa mga year of the rat this time. Okay? Tapos, and then mention, syempre, the more closer it is para for the next year, the more mas magiging stronger yung star ng period 9. Which is yung period 9 energy na yun, kumoconnect na siya dun sa mga year of the rat. Kasi, we have the number 9 star this year. Okay? So, it helps us to magnify, to expand our knowledge, to expand our wisdom, to expand our heart also para mas more maging confident tayo para magawa natin yung gusto natin gawin. Okay? Tapos, nagkataon pa, the number 8 star lumipad din sa atin this month. And number 8, di ba, more on ano siya eh. Nakakatulong siya more on ng number 8 sa money luck, business luck, closing deals. Okay? So that means, yung mga plano at target natin, chances this month, pwede magtuloy-tuloy yun. Okay? Kaya I'm hoping, mas lalo kung kayo po yung nasa sales, nagka-close on deals. So, this month, the year of the rat, you might enjoy this month. Okay? Tamang-tama. Itong buwan na to, hanggang ano yan? Mga mid-August pa naman yan. Don't worry. Maating August 8 yata, if I'm not wrong. And pwede mo i-extend yan hanggang sa ghost month side. Okay? Yun. Before the ghost month. Before ghost month. No? Yun. Kasi pagdating ng ghost month, iba na usapan. Okay? We need to be more careful na. Kaya yung ilalabas ko ng mga ghost month bracelet tsaka charms, medyo kakaiba for this year. Kasi kakaiba po yung ghost month natin this year. Ganun po, no? So, yun po. May mga inayos po ko doon na ano yung mas more babagay. Okay? Alright. So, kaya yung sinanda ko po para sa mga year of the rat is the number 8 fish. Okay? Or the water 8 fish. It helps us more on para to bring more money luck opportunities in terms of financial and also to help us to do some good investment also. Kaya kung nakita mo yung 8, di ba, hindi siya natatapos, para kung ano man nilabas mo, bumabalik lang. Ganun siya. So, maganda siya for investment luck. Okay? Yeah. Kung nasa sales ka, it also helps. Okay? So, the number 8 star, it can help you. Or if you want to become productive, yan, pwede rin po yung number 8 para sa ating mga year of the rat. Okay? Now, para naman sa tiger and ox this month. Okay? Sa this month naman, sa mga year of the tiger and year of the ox, the number 6 star papasok po sa inyo. No? When you say number 6 star, ito po yung heaven star. Ito po yung ating manifestation star. So that means this month, meron kayong special energy na kung saan, ano yung mga iniisip ninyo, pinaplano ninyo, pwede rin umusad, pwede matuloy. Okay? Although, more on the power is with the tiger. Okay? Kasi si ox, because it's a ship month, kalaban ng ox kasi yung ship eh. So chances, malakas yung manifestation mo, pero bago ka mag-manifest, ang dami mong distraction. Kaya yung mga year of the ox, please, you need to be more careful talaga in terms of your emotion.
Okay, mas lalo na sa mga merong book ko, di ba? Kung nabasa nyo nga, kung kamusta ang ox this year, meron kay Lonesome Star. Alam nyo, minsan nagkakos lang ng emotional problem nyo is yung pagiging lonesome nyo rin. So, try to share your problem with others, okay? To seek advices. You don't need to share it like para ka nagpapa-victim effect. Never do that, okay? If you have a problem, okay, be sure you are seeking for solution. You are not seeking companionship for your problem. Huwag kayo maghanap ng pwede makiramay sa inyong problema. Maghanap ka ng pwede magsolusyon o tumulong, okay, o magbigay ng tamang solusyon sa iyo para sa mga problems mo. Okay? Money is not always the solution. If your thinking is like that, then medyo naka one side tayo. Okay? Yes, alam natin money is a major problem, but money is not always the solution. Okay? Meron mga ibang magagandang solution on how to counter the money problem. Okay? Yun. Yan. Kaya yung nilagay po natin sa ox is it's a different, ano siya, protective mantra. It's a protective mantra na nakakatulong siya to protect you against sa mga negative conflicts, yung mga hearsay things na pwede mag-distract sa mind mo. Kasi pag wala kang distraction, magagamit mo ng tama yung number 6 star. Okay? Parang mini-meditate ka niya para makuha mo yung energy or yung goals na gusto mo para makapag-manifest ka na maayos this month. Okay? And for the tiger, is a wishful feeling jewel. Kasi wala namang problem ang tiger for this month. So, lalo niya mapapalakas yung pag-wish niya or pag-mantra out niya. No? So, yun ang power ng tiger. Yung jewelry, yung wishful feeling jewel. Okay? Now, para naman sa mga year of the rabbit, okay, this month, okay, kung tutusin, medyo maganda rin naman this month, okay? Yan, kumbaga ba ang meron naman sa ano naman this month is the number 1, okay, para sa Year of the Rabbit. The number 1 is a victory star. It also enhances more on opportunity, new learning, okay? And tama-tama rabbit year din this year, so it brings maraming opportunity also in terms of network. Okay? Although may number 2 star ka this year, kaya huwag ka lang masyadong magiging hyper-aggressive na tinataya mo naman yung health mo. Okay, tandaan mo pa rin yung health is still your wealth, no? We need to be more careful pa rin sa handling of your health natin. Okay? And kasama doon pati yung emotions, okay? Pero the number 1 star, it will help you study, explore new ideas, strategic making. So if you are one of the 4 na kailangan mo yan, then magagamit mo ng tama itong buwan na ito. Mas lalo na sabi ko nga, kaibigan ng rabbit ang sheep. Eh diba this year July, kaibigan mo yung month. Hindi, maraming network, maraming connection pwede pumasok sa'yo. Okay? Kaya kung sinabi mo, ba't walang network, walang connection, malamang hindi ka naghahanap. Pero pag naghanap ka, maugulat ka. Isang open mo pa lang, biglang marami ng recommendation pwede pumasok. Okay? So, focus on the referral side. Kung nasa sales ka, kamustahin mo yung mga old clients mo. Kasi baka sila yung magdala ng sales para sa'yo. Okay? Yan. Now, para naman sa Year of the Dragon and Year of the Snake. Yan, ano namang star yung lumipad sa atin? The number 2 star kasi minsan nakakakos siya ng health problem. And then sabi nga natin, di ba, problematic ng Southeast sector ngayon. Southeast has the quarrelsome star, number 3. And then the flying star, number 2, monthly star, medyo lilipad dun. So ano ba yung combination ng 3 and 2? We call it a special combination as bullfight siya. Bullfight siya can cause a lot of conflict na minsan nakaka-trigger ng health problem. Okay, kaya ang sinabi ko kanina, yung fear, pwede makakos ng kidney problem. Temper, pwede makakos ng liver problem. Okay, yung pot at galit, pwede makakos ng heart problem. Depression, pwede makakos ng stomach problem or gastro problem, like that. So in short, your emotions will manifest into health. Kaya dapat this month na to, for the dragon and the snake, talagang control your temper, control your emotion. Huwag kayo magpapadala doon. Okay? Mas lalo na pareho pa namang dragon and snake, pareho pa namang irritable. Okay, kaya need to be very careful. Kaya yun sa mga Year of the Dragon, we use the wulu. It's not an ordinary wulu, it's called joyous wulu. It also enhances your emotion, uplift your emotions. Habang sa snake naman, we enhance the life force energy. Kasi the more stronger your life force, the more you can see the, kumbaga ba, you can see the bright side under the darkest tunnel, parang ganun siya, no? So parang lagi merong magbubuhay ng energy mo, like that, okay? Kumbaga ba sa practice natin sa GYFE, more of DHV ka parate, defining your higher value, okay? Para hindi mo i-accept yung negative energy, right?
Now, para naman sa mga Year of the Horse. Okay, Year of the Horse this month is need to be more careful lang sa number 7 star because may kinalaman siya sa mga robbery, mga manluloko, magdanakaw, scammers, like that. Kaya mga Year of the Horse, maganda man yung taon natin ngayon, maganda rin yung yung mga opportunity pwede pumasok, pero very prone tayo lang tayo sa mga trust issue this month. Kaya we need to be more careful. Although, network month, connection month, yes, dadami pa rin po. Kasi kaibigan ng horse and ship. So, it will enhance the opportunity. Pero, huwag ka masyado maging burara, huwag ka lang din masyado maging careless in a way. Okay? So, be careful lang dun. Kaya nga po yung ginamit ko sa mga Year of the Horse is the anti-burglary amulet kasi it can help us para to ward off people with negative intention, especially taking advantage. Okay? So, be careful lang. Now, para naman sa mga Year of the Sheep. Okay, Year of the Sheep and Year of the Monkey. Year of the Sheep and Year of the Monkey is the one of the best animal sign this month na makakakuha kasi ng special treatment or special treatment sa mga stars, no? Ano yun? Yung number one star kasi, na dun sa energy kasi ng taon, no? Is may number one star kasi ang Sheep and Monkey. Okay? Kaya we can say na maganda yung victory star nila. Tama? Tapos, yung energy ng 9, lilipad pa dun sa kanila. So, meron silang tiyatawag na special combination of sum of 10. For all the GOF members, you're familiar with this because it's on your report. If you're Year of the Monkey or Year of the Sheep, you have a sum of 10 energy for this month. Okay, so that means it's a closing deal month. It's a month of... Also, if you want some major changes or something, this month can help you changing with the strength and power para mas mabilis mo ma-overcome whatever obstacles or hindrance. Because the number 9 can also denotes power and authority. It can also denote success. Tapos, pumasok siya doon sa 1. Ibig sabihin, kung ano yung mga tinatarget mo, ano pinaplano mo, pwedeng pa-continuous, pwede mo matuloy yan this month. Kung meron kang sum of 10 na amulet, you can use it. Okay? Kung meron kang sum of 10 na amulet, okay? Kung wala, you can also buy a new one, sum of 10, that can be helpful. Alam mo, minsan po yung mga ibang amulets kasi umiikot lang po yan. Okay, kunyari, nagkataon, meron ka ng to something, pwede po siya umikot, then pwede nyo po gamitin ulit yung Feber. Okay, enhancers naman kasi lahat ng monthly charm. Okay, then para sa Sheep and the Monkey, kung mapapansin nyo po, nilagay ko naman sa inyong amulet, sa Sheep is yung Phoenix, sa Monkey naman yung Dragon. Because the Dragon Phoenix, silang dalawa yung pinakamagandang combination. Okay, sila yung parang partners sa nagtutulungan. Although si Sheep, mas kailangan niya yung Monkey kasi yung Phoenix kasi mas kailangan niya ng recognition because most of the Sheep people are service type people. Assist type sila, referrals. Kaya kailangan nila ma-recognize para dumami ang network and connection nila. Si Monkey naman, kailangan niya namang stability and power. Para yung mga, kasi medyo aggressive ang Monkey mag-isip eh. They're very creative, they're very artistic, but they need stability. Okay, para medyo makapag-create ng tamang decisions. And then also to find helpful people, good network, good connection. Yun po yung trabaho din ng yung dragon energy natin, dragon amulet. Okay? Now, para naman sa rooster, this month you need to be more careful. The 5 yellow starts with you. So very prone tayo sa mga like mga accidents, health problem. Okay, especially related to mga like sa stomach, sa head, mga ganun, tsaka sa lungs. Kung medyo mahina at medyo allergic ka, need to be more careful. And also, the number 5 yellow sometimes can cause money loss. Kaya huwag lang mabilis magtiwala. Mas lalo na ang rooster, conflict sila this year. Okay? Kaya this month, lang tayo, medyo laylo-laylo lang. Huwag tayo masyadong aggressive. Okay? Now, para naman sa dog and pig, this month is meron kayo number 4 star. The number 4 star is also known as an education star, known as a romance star. Yun ang alam natin lahat, no? Pero originally, one power pa ng number 4 is also a relationship star in terms of network and connection. Kaya si dog, medyo may slight conflict kasi siya sa July. Kaya ang ginamit ko sa kanya yung Earth Cross para you're finding your mga helpful people or party to block negative energy, negative people away. Yan. Habang yung sa pig naman, this month kasi is a good month, ship yan, medyo network and connection. So, yung ginamit ko is a ho-to combination with a chilin. That means para to find the right person. Okay? So, in terms of like business or work, to find the right person who can help you. Pero kung yan po'y relationship or something, yes, it can also help para to find the right one para who can be much more magugustuhan mo. Okay? Yung babagay sa'yo. Yan. Alright? Okay. So, inisa-isa na po natin lahat ng 12 zodiac sign. If you have any question, sorry. Kala ko bigla ko malaglag.
Bigla ko na-shock. Masyado ko na-excite. Okay, if you have any questions now, post it in here. Okay, then i-answer po natin sila isa-isa, no? Sorry. Oh, biglang tumalon yung puso ko. Okay. So, sige po, no? I-ano lang po natin. Asa na ba ako? Ayan. Okay. At least yan. Kung may mga questions po kayo, post it now. Then, i-answer lang po natin sila. Okay. Before I answer pala, no? So, total, nagpo-post pa naman yung mga ibang mga questions si Feber. Don't worry po, answerin po natin lahat ng yan. Yun lang po, no? I just want to share lang kasi because the ghost month is nearing already, no? So, mag-start po siya ng August 16 and matatapos po ng September 14. Hindi po siya August 1, ha? So, don't worry po. Kaya mga kailangan po humabol sa mga construction, repair, or signing contract, or anything like mga major changes, habulin niyo po before mag-ghost month. Pero kung within ghost month na po, as much as possible, we try to refrain. You need to wait naman after ghost month. Okay? Yun po siya. Don't worry, po-post ko po lahat ng yun dito po sa page po natin, sa Instagram natin. And, pero you can watch na po, no? Gagawa po tayo ng isa pang FB Live, more focus on the ghost month, answering your questions. Pero I'm hoping na sana po, mapanood nyo po muna yung video bago kayo mag-question. Kasi mamaya, yung mga most of your questions pala, na-answer na ng video ko. Diba? Pero ang purpose ko ng FB Live kasi is to answer yung mga hindi nyo talaga alam. Okay? To guide you on that part, no? So, panoorin nyo po yung aking sa YouTube. Yun, may kita nyo po yun eh. Sa YouTube ko, sa videos. You can find my YouTube channel, Coach Johnson Chua. Okay? Yan. Tapos, and then, ito po, no? I-ano po, pakita ko po sa inyo. Charang. Yan, no? Kung nakikita nyo po, yan, ito. Ano ba? Yan. Hanapin nyo lang po yung aking channel. Ito po, sa... Ito po, yan. Pwede nyo pong, I think, i-click yan eh. No? Coach Johnson Chua. Hanapin nyo lang po, Coach Johnson Chua. Ano ba ang mga dapat gawin sa panahon ng ghost month? Proper step, okay, step per step in the making. And ano ba ang ghost month? Ano ba ang mga do's and don'ts? Yan po yan. Kung familiar kayo dito, ito yung Hotel de Luna. Like that, no? So, yun po, no? Pwede nyo pong panoorin. And also, kung meron po kayo mga other questions, yan, para at least, pag nag-FB Live po tayo, ina-answer ko na po yung mga most of questions. Okay? Mostly ask questions pag panahon ng Ghost Month. Yun, para pag ginawa natin yung FB Live na yun at pinost natin sa YouTube, it's a learning channel again. Okay? Yan, oo. Kasi yun naman yung gusto ko maging mangyari para, or Jane, hindi ko naman talaga habol talaga yung monetization. Ang much more habol ko talaga is makagawa ko ng video na ma-answer ko na po lahat ng questions. Kasi minsan nga po, kinakapos ako ng oras para ma-answer po lahat ng questions nyo. At least, doon po, pag napalun yung mga videos ko, may guidelines na po kayo. Para once sa pag nagpa-fungshui po kayo or nagsisik kayo ng mga advices, okay, alam nyo na po yung mga tatanong nyo kasi nabanggit ko na yung mga dapat kong mabanggit. Generally, yung mga hindi ko binabanggit sa video, yun yung mga kailangan ng customization, kailangan ng computations, yun, hindi ko na siya kagad makaya ma-share. Kasi on that part, kailangan nyo na po siya ipagawa sa akin personally. Diba? Like kunyari, mga live reading, hindi ko siya matuturo sa inyo here. Kasi kanya-kanyang birthday po tayo. Kaya ang mangyayari po nun, kailangan nyo na magpapareading personal na po. Okay? Yan. Ito talaga offer naman po ako ng mga online session. Kaya... very ano na po tayo ngayon, very convenient na. Alright, so yun na po, no? Sagutin na po natin lahat. Okay, nako, thank you muna sa lahat ng bibigay ng stars, ha. Oo, thank you. Naka 335 stars na, wow. Thank you. Mali mo, mabot ng 1,000. Naks ng harap, di joke. Okay, so yun, mga yung mga nagsalalagay po ng mga animal sign, so far, nasagot ko na po yung mga inyong, ano, no? Sorry, na-reading ko na po siya. So, much more gonna focus now is yung questions talaga. Kung ano yung questions nyo po. Na pwede po more specific para at least matulungan ko po kayo ma-answer ko po na maayos. Pero kung gusto nyo malaman kung kamusta yung month ninyo, after this session po kasi, ipopost ko naman to sa YouTube po. So, pwede nyo pong panoorin po ulit siya if ever. Okay? Good evening, Coach. RC de Maranan, ano po ba ang cure na nasa west yung entrance ng store, west nakaharap? So far kasi kung for this month is kailangan nyo po talaga yung 5 element pagoda for curing para sa west. Okay, kung meron ko yung figure, much more better para to protect you against the negative energy.
Okay? Pero kung wala po, kahit yung amulet po, makakatulong din naman po siya. Okay? Yan, tapos na po lahat ng animal sign. Opo, don't worry po, mapapanood nyo naman po ulit to if ever. Good evening po, watching from Lipa City, Yolanda Ngo. Hello po, good evening. Yan, okay? Yung mga animal sign, nabanggit ko na po. Gigi Montenegro, hello po, good evening din po. Yan, okay. Then the, okay, sa mga animal sign, nabanggit na po natin yung mga animal sign. Coach, okay, hello po, tanong ko lang po, ililipat ng work ang husband ko, kailan kaya pwede mag-join? Kung matanong nyo po is kailan, kailangan po natin kasi i-compute yan, date selection po. Kailangan nyo po magpa-date selection service. I do date selection service, it's a very customized date selection service based on your animal sign talaga, tsaka based on the stars of the year. Hindi ko po siya kayang sagutin here kasi may computation po akong ginagawa dyan pagkasakali pong ginagawa ko po yung date selection. Unless kung meron po kayo nung book namin, you just use the book, meron po nakasunod dyan. Kunyari, applying visa, ay mga ganun, applying visa, signing contracts, yun, pwede nyo po tignan yun dun. Okay? Yan. Hello, hello everyone. Can we cut trees sa garden, position in east? Rosemary Gales, hello po, good evening po. Trees, pwede naman, sorry, not this year, next year pala, not this year. Kasi this year meron taisoy ang east. Hindi natin ina-advise na magkaroon ng mga major renovation, banging, digging or something sa east part, no? Yan, kasi may mga negative energy ka pwede magising dyan. How can I avail the Hotu and Chilin? Ay, hello, Ate Julie Greeno, yan, one of our GYF member also. Pwede nyo pong i-order here, tapos pwede po namin padala, if ever. Pero kung saan po mapapadala? Sa Japan po ba? Oo, kasi kung sa Japan po, pwede po kasi siya through LBC International, if ever. Or kung baka may friend kang uwi, pwede natin pasabay dun. Kasi kung yung amulet lang po, baka kailangan, kasi kung di, not worth it yung shipping eh. Medyo mahal yung shipping. Or unless pa kami iba ka po kung order para sabay-sabay po natin. Yun. Okay? Yeah, what about of the ox and rat? Yan po, nabanggit na po natin yung mga animal zodiac sign. Coach, good evening po. Paano po bang charms na pwede ilagay pag tumbok ang bahay? Pag tumbok po ang bahay, normally po ginagamit natin is the lion head bagua. It's a bagua with a lion head, no? It's more para to counter mga stronger poison arrow. Okay? Yan. And then, sabi niyo po, swerte ang rat. Why hindi ako makabenta ng mga lupa? Laging nauunahan. Thanks, God bless po. Yes, AJ Sapinoso. Hello po, good evening. Yeah, basically po, pag sinabi natin swerte, dapat po maganda yung energy luck natin. Pero kung kayo po yung medyo prone in terms of destruction, conflict, problem, then baka yun po unahin nyo po. Meron na po ba kayong protection para for the year? Diba, the rear of the rat kasi kahit papano po may taisoy tayo this year. So we are very prone in terms of conflict. Okay, may mga blockages po tayo, no? Yun po yung mga ilang things. Kaya normally kapag ka nakakaramdam ka ng, kasi kung may inquiry, may swerte. May opportunity, may swerte. Pero pag hindi mo na close yung deal, hindi po siya malas, may blockage. Okay? Iba po yun. Okay? Hindi po natin kinoconsidered malas yun. Pero kung kinoconsidered po natin blockage, kung bakit natatalo ka ng kakompetitor mo, bakit nauunahan ka, then maybe may blockage. Ang tanong, anong ginawa niyo po para tanggalin yung blockage? Okay? So, meron tayong mga charms and cures. Ang tanong lang po kung meron kayo nun. The power bracelet and the pouch protection set para to remove the blockages, if ever. Okay? Oo. Saan po kailangan ilagay ang Guangzhou Sihai sa loob ng bahay? Guangzhou Sihai? Ano po yun? Lorelei Delphine, sorry. Oh, kailangan po natin siguro makita yung picture kung ano po siya. Guangzhou Sihai. Oo, kasi hindi ko po masyado familiar eh. Ano ba siya? Santo ba siya? Or meron po writing and something? Ganon. Kasi Guangzhou, anong klaseng Guangzhou? Guangzhou is the place ba? And Sihai is for sea or for ocean? Yun. So, kaya kailangan po natin makita yung itsura niya. Good evening po, Coach. Ano pong bracelet ang para sa monkey for good health? Pag good health po, pwede tayong gumawa ng healing bracelet based on your birthday. Okay, Monique Brion, kung gusto niyo po talaga ng para for the health, especially kung meron ko specific na health, ha? Kasi like for me, uric acid yung mas more focus ko. Based on my birthday, gumawa ko ng stones based para sa healing energy ko sa uric acid ko. Ganon, no? Kaya may kanya-kanya, may computation kasi yan eh. Ano po ba magandang pang-guide para sa ship?
and ox. Ano pong klaseng guide yung kailangan nyo po? Okay, kung charm guide po ba, then you can have the amulets. Okay, pero kung conflict as a relationship, then always lang talk. Importante lang. If you can serve other, why don't you serve each other? Yan yung example natin minsan. Kasi ang sheep and ox, parang silang service type person. Okay, pag sa ibang taon, na, bilis natin mag-serve. Ngayon kung as a relationship kayong dalawa, then maybe you need to learn how to serve to each other also. Kasi pag nagagawa niyo po yun, then malalesan po yung away. Ganun po siya. Mas more magiging strong connection po tayo. Meaning po, coach, dapat before August 16 ang renovation. Yes! Hindi po ng August 1. Hindi po. August 16, kaya pa. Hanggang August 16. No, August 16, magsisimula na ang ghost month. Dapat before August 16. Sir, anong bagay na lucky charm or protection na isabit sa truck? Okay, para safe and travel. Ami, kasambre, meron po tayong travel protection para sa car. Meron tayong sinasabit. Meron din tayong dinalagay po sa dashboard. Okay? Yun. Pwede kayong mamili kung ano po yung mas gusto nyo po dun sa dalawa. Where's the perfect place to position your aquarium? May mga magagandang positioning ang aquarium sa bahay. Or safer pala, sorry, safer is you can put it in the north, in the east, and in the southeast. Especially in period 9. Kung napanood nyo po pala, yung sa YouTube po, pinost ko na po yun, yung age of 9 or period 9, kinento ko na po siya. And then the water nga po is maganda siyang ilagay sa north sector. Okay, so that means yun yung pwede nyo po tingnan din. Although, different houses have different feng shui. So, it still depend. Kaya hindi ko masasagot yung perfect place kasi hindi ko naman po nakikita po yung bahay nyo po. Hindi ko po siya na feng shui. Kaya hindi ko alam kung yun ba talaga yung pinaka-perfect. Pero yun yung pinaka-safer, north, east, tsaka south east. Silang pong tatlo. Okay? Common, safe to put the aquarium. Carol Cruz Sereno, paano po matap ang money lock ng ship this July? Oh, kasi to tap it, kailangan may targets ka na. Kasi kapag may targets ka na, mas mabilis mo siya matatap dahil the sum of 10 only happens, kasi sum of 10 po is from the word sum, may activation. Okay, kinoconnect mo yung ideas mo sa target goals mo na kailangan may execution ka para mag-connect silang dalawa. Okay, so I hope you have your power bracelet and the pouch protection set. So on that part, it can help you para to manifest yung luck mo para for this month, if ever. Not only for this month, for this year, in a way. Okay? Heidi Soria, good evening po, coach. Okay lang po ba mag-umpisa, magpagawa ng bahay ngayon? Yes, pwede po. Pwede kayo pili kayo po ng magandang araw, kailan. Okay? Tapos po, sa pag nagsimula nyo na po yan, tuloy-tuloy na po. Hindi nyo po kailangan mag-stop ng ghost month. Tuloy-tuloy nyo lang po siya. Beth Ong, hello po. Paano po ba magpa-online session po sa inyo? Message is the key. DM niyo po kami, okay? Or PM niyo po kami para at least kung paano, anong pong klaseng online session yung gusto nyo, then we can book the service if ever. Kasi maraming klaseng service eh. May date selection service, live reading session, forecasting session, house feng shui session, yun. Depende kung anong pong service yung kailangan nyo po. Okay? Yeah, then good evening po. Maganda po ba ang magbenta ng lupa ngayong month? Dapat po okay naman po siya, no? Kasi this month naman as July, network and connection, originally naman lupa lang. You can sell naman different. Maganda yung selling energy of this month dapat. Okay? Hi coach, what charm or amulet can be put in the senior citizen bedroom or table? From Elaine Javier. So far, kapag mga ganun po, dapat medyo meron kang ano, basically, yung tatlong madalas kong ginagamit sa loob ng bedroom is number one, hulu, para to lessen yung conflict problems in terms of sa health. Then also the amethyst, kasi minsan nakatulong siya for peace and harmony, like that. Okay, and then third, minsan depende yung third sa directions and function ng place, pero maybe pwede makatulong sa'yo to put the cleansing pagoda, kasi yung cleansing pagoda, kung meron kasi mga negative na natatamaan or nangyayari, pwede dumiretso sa katawan mo. So kapag may cleansing pagoda ka, may filter ka, yun, so you can put that also. Malalesen yung problema. Okay? Good evening po, coach. Kumusta kaya ang financial and health ng Year of the Pig for this month? Yan, nabanggit po natin kanina, this month po is okay naman po in terms of network and connections. Okay, although financial, depende kasi pwede maging magastos ka this month. Okay, and then in terms of health naman, huwag ka magpapadala sa emotions.
Okay? Yeah, no coach abroad, year of the horse. O dapat po, medyo okay naman. Kung year of the horse, meron ko mga opportunity to travel. Yan, maganda po ba this month mag-invest sa trading? Anong klaseng trading po, no, para sa year of the sheep? Kasi kung mga trading like mga stocks or something, although ngayon po medyo tumataas na po siya, no, so you can ask the other experts, pero medyo pataas na po kasi yata siguro yung trend, no. Yun, hopefully po, no, at least para medyo makarecover naman. Yan. Pero yun nga lang, di ba kasi meron tayong tinatawag na buy low, sell high. So papasok ka kung kailan mababa, hindi mataas. Ganon. Okay? Coach, naglipat na po ng bahay. Yung 9 envelope po ba na nalagay sa pinto, eh, gagawa ng bago. Much better po, no? Incest Nicholas. Although, pwede mo naman kunin yung mga luma. Kunin mo lang, tapos pausukan mo lang, tapos ikabit mo doon sa bagong bahay. Pwede naman po. Kasi dahil most likely, mas gusto ko kasi yung energy ng New Year pag ginagawa niya siya. Okay? Yan. And then, coach, may chance po ba kaya makapag-abroad 1972 test Manolos? Dapat, meron po. Dapat. Kung nilalakad yun po siya, meron po kayong chance on that part. Tapos may ka pa. May travel luck energy ka for this year. Okay? So, chances po. Pwede po yan ma-activate. Okay? Kung gusto ma-activate, pwede po natin ma-activate. Okay? Meron po tayong mga charms dyan na pwede gamitin para for visa application or travel application like that, no? Coach, sa financial, ano po ba maganda sa ship? Financial. What do you mean by financial? Business po ba? Investment po ba? Okay, Marifa Javier, no? Yun. So far naman, because of the sum of 10, it will enhances and magnify your luck for the year. Okay, especially for this month. Pero yung kailangan may target goal ka. Pag wala kang target goal, alam mo yung para kang pinalakas mo ng pinalakas yung apoy sa kalan. Pero hindi mo lang kung lulutuin mo. So, sayang. Sayang yung apoy. Okay? Sayang din yung gas. Okay. Good evening, coach. Ask ko lang po kung ano po bang pwedeng gawin ngayong may sakit akong panglaban dito. Okay, kung may sakit po kayo din, yun po, kung open kayo for the healing bracelet, kasi mas more, kailangan natin malaman kung ano ba yung nagkakos na problem based on your birthday. Tapos, kailangan po natin gumawa ng healing bracelet if ever. Okay? Yan. Although kung open kayo sa mga Chinese medicine, you can try. Okay, maganda po yung mga Chinese medicine din kasi like yung mga acupuncture, herbs, mga ganun kasi nakakapag-uplift ng energy yun. Okay? Yan. Ay nako, time check. Ala, ang bilis talaga ng oras. Time check ka, medyo may maro pa tayong 5 more minutes. I'll try to answer everything. Ay po, okay lang po bang mga metal work sa animal sign ko? Depende po, Irene Guzon, depende sa life reading nyo. Kasi kailangan natin i-compute yan based on your life reading. Although as January 18, more on sa sales, yes, okay ka lang. Pero kapag dating sa metalwork na negosyo talaga, medyo may konting duda lang po ako. Yun, no? Kaya mukhang mas more kailangan po natin talagang i-gawin yung reading if ever. Okay? Julie Greeno, kung makati lang po, mabilis lang. Pwede tayong True Grab or Lala Move. Pwede po siya. Cutting trees sa northeast po, okay lang po ba? Algems for this month, not. Okay, wag muna masyado kasi meron nga tayo dun problema in terms of like mga robbery, cheaters, swindlers, baka mag-cause kasi ng major money loss. So be careful muna this month. Okay? Where to buy the bagua? Yun, you can bought it in our, alam niyo po lahat po ng Lucky Charm. Ang mga tindahan po namin para kaming one-stop shop. Kompleto po kami lahat from bracelet, sa chimes, sa mga charms, pan-display, figures, mga ganun po. You can check with our Shopee, but although much more kompleto kami sa Facebook at saka sa Instagram. Doon yung po tignan yung mga products namin. Alright? Okay. Yeah. Highly recommended ba maglagay ng headboard sa bed? Yes. Jason De Castro, yan. Yes. Medyo importante kasi kapag may headboard ka, may protection yung ulo mo. Okay, it's an additional energy. Hindi mo kinakain yung lamig ng pader. Alam mo po, kahit tanggalin natin yung feng shui, let's talk about the science. Kapag ka nakaulo ka kasi sa pader, nakakain mo yung lamig ng pader. Mas lalo na kung nag-aircon ka. Yun siya. Kaya mas maganda may headboard ka pa rin. Who is Ganesh? Ganesh is the elephant god of Hinduism. Yan, no? So, siya po yung elephant yung ulo, tapos may apat na kamay. Known also as a son of Shiva, like that, no? Pero Ganesh is much more, syempre, pag titignan mo kasi yung purpose,
ang mga gods and saints kasi marami naman talaga silang trabaho, no? Pero kinikilala kasi si Ganesh as like parang more for God of Wealth or Money Luck like that, no? Or you can do your own research. Although hindi ko expertise yan kasi mas more expertise ko yung Chinese, mga Chinese sa santo. Coach, yung room namin is covered ng buong northwest and north, okay? Pero yung bed ko nilagay ko sa bandang north, okay lang po ba? Need pa rin ng cure. Better kung may cure po kasi medyo kakagatin pa rin po yan ng, sa in terms of the big tai chi. Hello po, tungkol po sa kuha number. My kuha number is number 4. My main door is west. Plano ko po kasing ilipat sa south facing yung main door namin. So far naman, basically, in your question, yes, pwede ko sabihin mas better kung facing south, no? So if we're basis natin sa kuha number or 8 mansion technique lang. Pero yun nga lang kasi, maraming factors. Yun also, kung gusto mo na much more advanced, depende-depende sa flying star chart ng place mo. Pero kung based sa 8 mansion, tama po yan. Gusto natin sa south para makuha mo both the south and north axis energy. Okay? Writing po siya na nilalagay daw po sa wall. Writing, ni writing po siya na nilalagay po sa wall. Ah, paano po sa wall? Sorry, medyo try niyo po kumpletin yung question niyo po, no? Oo. Good evening ko, coach. Ask ko lang po, ang kwa number ko po in 1968 is 1. Okay? Ano po yung tanong niyo po? Sorry. Good evening po. Kailan po ba ang start ng Ghost Month? Yun na, bagita po natin. August 16 to September 14. Okay? Hindi po August 1. Okay, Year of the Rooster po ako. Ano po ang healing charm for me? Healing bracelet. Meron po tayong healing bracelet. Pwede po natin gawin yung stones combination based on your birthday. Coach, ano po mang best cure or crystal best sa pag-facing, stove is facing northwest? Mas better pag lagay ka ng 5 element crystals. It can help you para to negate the negative energy of the stove. Kung ang stove mo nakaharap sa northwest. Okay? How much po yung power bracelet po for the year of the rat? Power bracelet po, yun, no? Ulit-ulit ko rin po sa mga Facebook ko, no? Kapag customized power bracelet, nasa 6-8 po siya. It is a universal price na po yan for everyone. Okay, although meron tayong mga mas cheaper, pero hindi po siya naka-custom sa birthday niya po. Hello po, coach. Good evening. Nakahabol po. Ask ko lang po, bedroom. Paano po pag nagkadikit na yung bedroom sa pader, ano po bang pwedeng gawin? For me, kung talagang hindi po kayo makapaglagay ng headboard, maybe you can put a mandala. Okay, mandala tsaka yung big coin set. So we can put one mandala on the wall and a big coin set sa ilalim po ng kama para magkaroon ka ng independent energy. Hindi ka naaasa doon sa energy ng wall. Okay? Ano po ba mga healing charms para sa dragon? Yan po. Medyo kailangan po natin gumawa ng healing bracelet based on your birthday. Okay? Kasi may mga combination. Pag gumagawa kasi ako ng healing bracelet, minsan ginagawa ko ng combination. Kasi nakikita ko kung ano ba yung weakness mo, ano ba yung kulang sa'yo in February. Okay po ba mag-open ng business this month? Yes. Alright, naku, lumampas na po ako. But I'm almost finished answering everyone, no? Yan, so DHB Night from Lisa De Jesus. Thank you. Yan. And thank you po sa pag-reading kanina for my friend. Thank you also, Lisa. Yeah, pumunta nga yung mga, ano, yung friends mo. At yun po, at least na-enjoy nyo po. Okay, and thank you po also doon sa Chicharon. Carol Cruz Sereno, salamat ko, coach. Gusto ko pong mag-order ng mga sinabi nyo pong protection pouch. Nasa Abu Dhabi po ako. DM lang po ako sa inyo. Yes po, Carol Cruz. And pwede po namin siya padala through sa papunta sa inyo. Very convenient na po ngayon kasi may DHL, meron pong LBC International. Although ako sa LBC International ako nagpapadala kasi mas cheaper. Mas nakukuha ko na mas cheaper kasi may extra membership ako dun eh. And syempre yung cheaper side niya, nakukuha nyo yun. Medyo benefit sa atin. Mas lalo na kung abroad kasi mahal talaga sa abroad eh. Mahal bang padala. Good evening po, coach. Nalita po ako. Kailan po bang start ng Ghost Month? It will start on August 16 to September 14. Oh, tama. Yeah. 16 to 14. Jesse Pascual, ask coach lang po pang healing charm. Ayan, nabagita po natin kanina. Hindi ko po masasagot sa inyo kung anong klaseng healing charm kasi kailangan ko po i-compute yung birthday nyo. Okay? Kasi kung hindi, mag-iimbento lang po tayo. Mahirap po yun. Okay? Yan. Coach, building of the new house for Ghost Month. Before Ghost Month, you start. Tapos within the Ghost Month time, pwede kayo mag-continue sa construction. Okay? Basta bawal lang po mag-start
ng ghost month itself. Yun lang yun. Okay? Fruit basket, yung prosperity basket po. Pero yung fruit basket na yung mga iba, yung mga naka-weave, o yung talagang parang kay Little Red Riding Hood na basket, wala po. Sa SM yun, alam ko meron. Last coach, mag-open ako ng sari-sari store. Anong ba date maganda? Please check date selection service. It's a date. Anytime nagtatanong po kayo ng mga dates, kailangan po ng date selection service. Okay? Kasi may competition po kakailanganin dyan. Thank you for answering po. Mag-PM na lang po ako. Yes, opo. Thank you po. Ano po ba pwedeng ilagay sa east side ng office? Ng office is washroom. Okay? So, kung office side, washroom, pwede kayo maglagay ng chime sa loob ng CR. Okay? Yes, nakatulong po yung chilling, how to re-chilling sa mga network and connection. Sometimes po maganda sa... Alam nyo po, kung nakita nyo yung power bracelet natin yun, chilling po yung ginamit namin. Kasi na-enhance din po niya network and connection. Plus, nakakapag-boost siya ng loyalty. Kasi pag may loyalty po, di ba, at least, kala mo minsan mahirap yung ikaw lang yung banda muli biglang, parang ikaw lang lahat yung gumagawa. Kasi parang yung mga tao mo hindi masyado totoo sa'yo, hindi sila loyal sa'yo, even your partner baka hindi loyal sa'yo, di ba, napapagsamantalahan ka. So we need to be very careful on that. Kaya yung chilling yung ginamit namin for this year kasi more network, more connection, but also more prone to mga negative people who wants to take advantage. Good evening, coach. Meron ako ng mga nabiling healing bracelet sa inyo. Bigla ko lang po siya napagot. Pag napagot po, padala niyo po. Pwede po niyong paayos. Okay? Oo. Pag nalagot po yung mga charms niyo po, pwede niyo po paayos sa amin. Ano po ba magandang pampaswerte ng negosyo? Pag negosyo po, pwede kayo mag-power bracelet kung gusto niyo po. Coach, dati po, maganda ang harmony ng bahay namin. Lahat ng center, ng renter, nagkakasundo. Hanggang sa naging hindi na maganda at naging mabigat na rin. Kaya minsan depende yan. Alam mo minsan yung mga major change sa bahay, dalawa lang po, no? Either meron kayong ginalaw sa bahay at baka may natamaan kayong negative energy. Or, or another thing is pwedeng, ito medyo basic to, pero this year dami ko ganitong case. Leak problem. Tulo problem. Okay? So example, magkataon yung CR nyo may tulo, may leak or something. Tapos ang kataon yung CR na yun, nasa bandang lucky sector siya, like south, kunyari this year. So that means, na-activate niya yung negative side. Kaya mas more money loss ka than money in. Yung mga ganung klase. Okay, kaya yung dalawa yung lagi nyo tatandaan. Kailangan organize. Yan, huwag din tayo masyado makalat sa house. Tapos also, ingat din tayo sa mga ano, yung mga leak problems like that, no? Kung baga ba kung ano man mga sira, kailangan nyo ayusin pa, ayos yun na. Kahit yung mga pinto, alam mo yung may creaking sound, ganun, masakit sa tenga, nakaka-cause din ng negative energy yun. Okay? Yan. Kaya hindi po maganda. Kasi imagine mo po, yung the door represent the mouth. Tapos may ganun, kahit kumakain ka, parang, di ba, parang, parang kinakaskas mo yung ngipin mo. Hindi maganda. Okay? Yan. Okay. Pag mag-start po na sa ghost month yung new work, then mas better po meron kayong ghost month bracelet to protect you. Ano po ba ang pwedeng ilagay sa west side ng office's room? I'm seated. Pwede po kayong maglagay ng, kung sa washroom po, pwede kayong maglagay lang yung ano, tawag dito mga plants. It can help naman. Okay, pero also medyo importante, you can put it also yung ano, kasi kung south facing north siya, yeah, more on ano, pwede ka rin maglagay ng earth energy sa mga crystals, if ever. Okay? Mary Lee, then Nick Jack. Hello po, watching from Canada. And coach, what ways, ito, last na po natin, Mary Ann. Coach, what ways we can do para ma-flourish more ang business, financial stability? Sobrang marami po kayong hinahangad dyan. I hope, Mary Ann, you have the power bracelet, you have the protection pouch, and also you have the charms protection in terms of your sa mga facing direction ng inyong tindahan or inyong place, no? Kasi medyo pag marami kang hinihingi, kailangan nyo po i-activate yan. Tandaan nyo po, meron po tayo three kinds of luck. The trinity of luck. Heaven luck, earth luck, and man's luck. Okay? So, heaven luck is depende kung ano meron sa surrounding. Kaya minsan gumagamit tayo ng cures para ma-enhance yung positive, ma-cure natin yung mga negative. Although, sikat talaga ang feng shui sa earth luck, no? Kasi more on yung positioning ng place. Tapos yung mga charms, ginagamit din yun para to magnify the energy of the place. And man's luck naman is yun po yung tayo, sipag, tiyaga, determination, plus tamang understanding, then the bracelet
okay, or pouch, it can help naman para mas more strengthened pa yung energy mo, para hindi ka mabis mapagod, mas more tumaas yung wisdom mo, or pwede rin mag-enhance ng para much more maraming help energy na pwede pumasok sa'yo. Okay? So, yun po siya. I hope nakasagot po ko dun sa mga lucky charms, if ever, no? If you have any questions po, you can post, you can also ask us sa messenger, okay, kung meron kayo mga inquiries or like that, no? Although, bear with us kung minsan po mabagal po yung sagot natin kasi minsan nagpapatong-patong po eh. Minsan daming messages sabay-sabay. Ngayon, kung sa mga clients ko po, sa mga GYF, don't message on the page anymore. Just message directly to me. Kasi pag GYF fam na po kayo or GYF member, automatically you are in my private account na. Kaya diretso na kayo dun. Huwag na po kayo dun sa page. Okay? For those who knows my number also, you can just message me if ever. Okay? So, thank you guys. Thank you sa pagsasama niyo po sa akin again here sa atin na FB Live Feng Shui Friday night. Okay, and then our topic is Hello July 2023. And don't worry po, ipopost po natin tong video na to sa YouTube and then ipopost ko yung link papabalik ng Facebook saka sa Instagram para mapanood niyo po siya ulit. Okay? And then thank you sa lahat po ng mga nag-share ng mga insights din po nila, sa mga nag-follow po for tonight. Okay, at I hope marami po kayong matututunan, no? And then thank you po sa lahat ng star sender. Nako, super thank you po talaga. It is also a great help by sending stars. It also helps me, encourage me, motivate me para to do more din, okay? Kasi minsan yung stars na yan, yun yung parang parang digital appreciation. Yeah, no? So thank you for that, okay? And then lastly, ano pa bang mata-thank you ko? Number one, also sa mga lahat ng GYF members ko. Thank you sobra sa pag-support niyo po sa akin. Like yung ngayon, yung Age of 9, nagawa ko po yung Period 9 presentation. Yun, mga nanonood sa YouTube ngayon, ha? Okay, mag-thank you rin kayo sa mga GYF fam kasi without the GYF fam, wala akong Age of 9 presentation. Okay, pinareotize ko kasi yan, pinangako ko yan sa kanila, if ever. And then after that, pinost ko po siya sa YouTube para for everyone. Okay? So, thank you guys. Thank you sa pagsasama niyo po. Okay, so this is Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless. See you again in our next FB Live video. Bye-bye!